May mga bagay tayong hindi inaasahan base kung anuman ang ating plano. Pero minsan pa nga, mas mapapabuti ang mga ito. Narito ngayon na listahan ng ilan sa mga hindi inaasahang popular na imbensyon. Pero mga kaibigan, bago tayo magsimula ay iniimbitahan kita mag-like at mag-subscribe kung bago ka pa lang sa aking channel. Pa-click mo na rin ang bell icon para lagi kang updated sa tuwing mag-upload ako ng mga bago kong videos. Matches o posporo. Minsan gumamit ng wooden stick noon ang isang Briton pharmacist na si John Walker upang ipanghalo ng mga kemikal noong 1800s. Isang araw, napansin na lamang niya tila may namuong mixture ng kemikal sa may bandang dulo ng isang stick nito. Naikiskis niya ito sa isang magaspang na bagay upang tanggalin, bigla na lamang itong nagliyab. Kaya nga naman nagbigay ito sa kanya ng ideya upang medyo mapadali ang buhay lalo na sa kapanahunan na wala pang elektrisidad, bilang gamit sa pagluto at magbigay na rin ng liwanag sa mga kabahayan. Niyakap ang popularidad ng posporo sa buong mundo at maging hanggang ngayon ay pinakikinabangan pa rin ng mga tao. Coca-Cola. Si Mr. John Pemberton, businessman at isa ring pharmacist na sinubukan noon humanap ng paraan upang mapawala ang simpleng nararamdamang sakit ng ulo ng tao. So, ayun na nga mga kaibigan. Sinimulan niya ito sa paghalo ng cola nuts at dahon ng coca para gawing syrup. Inilabas ito sa merkado noong 1886. Well, supposed to be mga kaibigan, ang syrup na ito ay marapat na ihalo sa tubig bago inumin. Subalit ang isang seller nito ay hindi sinasadyang maihalo ito sa soda. Ang soda nga pala mga kaibigan ay isang carbonated water. At ito na nga ang simula na isang masarap na inuming magpahanggang ngayon nangunguna sa merkado. In 2013, naibibenta ang Coke product sa mahigit 200 bansa sa buong mundo. Nag-rank 87 naman ang kumpanya sa Fortune 500 list of the largest US corporations by total revenue. Antidepressant. 1957 nang ito ay madiskubre na supposed to be mga kaibigan ay ginawa upang maging gamot sa sakit na tuberculosis. Hindi man naging mabisang gamot ito laban sa tuberculosis ay napansin ng mga gumawa na tila mas gumagaan ang pakiramdam o mood ng isang pasyenteng nakakainom nito. Sa launan, naging medication ito upang maging gamot sa may mga major depressive disorder, sa may mga pagkakabalisa, some chronic pain conditions, and to manage na rin some illegal drug addictions. Abiso lang po mga kaibigan, may mga pros and cons ang gamot na ito. At hindi po pwedeng inumin basta-basta. Ugaliin kumonsulto po muna tayo sa doktor upang masigit na maintindihan ang medisinang ito. Antibiotics. Laging makalat at magulo ang laboratory ni Scottish scientist na si Mr. Alexander Fleming. Beakers, mga papeles, nasa sahig. Desk na puro ng petri dishes na may iba't ibang klase ng mga bakterya. Isang araw, napansin ni Mr. Fleming sa isang petri dish ang isang molde na merong staphylococci bakterya. Bumuo ang mold na ito ng isang mala shield na siya namang napumatay sa bakterya. Nagkaroon ng iba yung interest dito si Mr. Fleming, mas inaral pa niya ang characteristics na nasabing bakterya. Na-receive ni Mr. Alexander Fleming ang Nobel Prize para sa pagkakadiskubre ng penicillin noong 1945. X-rays. Discovered ito noong 1895 ni Mr. Wilhelm Roentgen, isang profesor sa Germany.
na hindi sinasadyang mailagay ni Mr. Wilhelm ang kanyang kamay sa isang electron beam tube, napansin niya na kaya pala makita gamit ang radiation ang mga solid objects at parte ng katawan ng tao. Masiksik ang nasa loob nito, mas malinaw ang shadow na makikita. Mga kaibigan, alam mo ba, ang X sa X-ray ay walang anumang ibig sabihin o kahulugan? Sapagkat na panahon ito'y hindi alam ni Mr. Wilhelm Röntgen kung anong itatawag sa klase ng radiation na ito. Bonus Filipino invention. Mole remover. Dr. Rolando de la Cruz, inventor at isang award-winning doctor na nag-develop at nagpatent ng formula na nagtatanggal ng mole or nunal, maging warts o kulugo na hindi nagiiwan ng peklat o nakakasakit sa pasyente. Mula ito sa puno ng kasoy. More than 10 years na itong tested. Nakamit ni Mr. De La Cruz ang International Fair of Innovation, Industrial Design and Technology sa Kuala Lumpur, Malaysia noong September 2000. Tuklas Award for the Most Outstanding Invention in 1998 mula sa Department of Science and Technology o DOST. Mga kaibigan, ano sa palagay nyo ang mas kapaki-pakinabang o mas popular na invention sa ngayon? Please let me know in the comment section below. If you found this video interesting, please pakishare na rin sa inyong mga kaibigan. Pasubscribe na rin para updated kayo sa mga future uploads natin. Marami pong salamat!